Kapatid, Happy Lord's Day po. And simulan po natin ang ating Lord's Day ng devotion. Sige po, pray po muna tayo. Lord, thank you for this morning that you have given us. Panginoon, thank you for allowing us na magkasama-sama to be encouraged to one another and to hear your word. Panginoon, muli, sa lahat po ng mga tatayo sa pulpito na to, Panginoon, hayaan po na ang salita mo lamang ang maitaas, hindi po ang aming mga sarili. Turuan mo po kami, Panginoon, na patuloy na magpakumbaba at mas piliin na lumago sa iyong salita at mas piliin na mas isipin namin ang aming kapatiran. Muli, Panginoon, ang lahat po ng papuri ay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang ating pong title ng devotion for this morning, Assure Foundation. And ang ating text is from Matthew chapter 7, verses 24 to 27. So, kung makita natin, no, almost, or lahat tayo familiar sa verses na to, ito yung patungkol sa ano, yung pagbibuild ng bahay sa bato. Na kung saan yung meaning ng text na to is about si Christ, yung isang napakatibay na bato ng buhay natin. Or kung maalala natin yung kinakanta nating hymn, Rock of Ages, no? Yung strong foundation. Jesus Christ is our strong foundation. So let me read it to you, yung text natin from verses 24 to 27. So, verse 24, Everyone then who hears these words of mine and does them will be like wise men who built his house on the rock. Verse 25, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Verse 26, everyone who hears these words of mine and does not do them, or sa ibang version, does not put them into practice, will be like a foolish man. When you say foolish, it is lacking of good sense. When you say foolish then, it is irrational, senseless, and unaware of what is right. And, ayun, let me read again verse 26. Yung pangalawang part, no? And everyone who hears these words of mine and does not do them, will be like a foolish man who built his house on the sand. And verse 27, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat against that house, and it fell. And great was the fall of it. So, maaring nating maisip o magtanong anong itsura kaya ng bahay na yon na binanggit ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ nagsalita doon sa verses na yun. Ano kaya ang klaseng bahay yung mga binanggit ni Jesus Christ doon sa passage na yun? No? Maaring sa panahon nila, those houses are built from mud and clay. No? Or perhaps, iniisip natin, kung binabasa natin or napapakinggan natin yung bahay na yon or yung sinasabi ni Christ na yon, eh maaaring naiisip natin yung mismong tirahan natin ngayon or pwedeng yung mga mother house natin or yung mga bahay natin nung mga maliliit pa tayo. And alam natin na ang bawat bahay na yan, magkakaiba. Kahit pa ancient house yan, modern pa yan, magkakaiba yan ng sizes, decoration, at saka location. Diba? Ganun ang mga bahay. No? Pero ang metaphor ni Christ dito ay hindi bahay na meron tayo or anong itsura ng bahay natin. But the house is meant here to point one's life. Yung ating buhay na ating binibuild up araw-araw. We as human being or tayong mga Kristiyano, iba-iba tayo. We born different. Yung trabaho natin, iba-iba, yung talent natin, and yung family natin, even our callings. Pero kung mapapansin natin, yung binibuild na topic dito ni Christ, or yung tinatopic dito ni Christ is about sa pagbibuild.
Pero di siya nag-comment dito sa particular na qualities o style ng bahay. As a result, hindi siya nag-comment on exactly what our life looks like. What our Lord emphasizes here sa verses na to is what our life is built on. Makita natin yung first builder. The wise man builds on the rock. Dahil hindi lang siya nakinig, kundi doer siya ng salita ng Diyos. Nakita natin yun sa verse 24. And so, regardless kung ano itsura ng bahay natin, ano estado ng buhay natin, ano man level, ano man gano'ng kalaki yung sweldo mo, ano mang itsura mo, ano man talento mo, katangian mo, or kahit ano pa yung pagkakatawag sa atin, no? Yun ay to build the same foundation. Tinawag tayo para maging hearer and doer ng salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, babaliwalain natin yung outward na itsura natin or yung trabaho natin. Or kung student ka, hindi mo pwedeng pabayaan yun, no? Tapos sabihin mo pa, Kristiyano ka. For example, Kristiyano ka, sabay, di ka man lang marunong mag-ayos ng sarili mo. O kaya naman, sa trabaho mo, napakapangit ng testimony mo, tapos sabihin mo, Kristiyano ka. O kaya pagdating sa finances, you don't know how to manage yung meron ka. Or isa sa masaklap, yung pangit image natin sa family natin. No? Malaking problema yon. Yung mga bagay na yan, yung mga outward na meron tayo, na nagagamit natin sa needs natin, binigay sa atin yan ni God by His providence. No? Sa provisions niya. Siyempre, dapat nating pahalagahan yon. Pero ulitin ko, ang ina-emphasize ni Christ dito, ay mas mahalaga pa dun sa mga physical na pangangailangan natin. Ito yung foundation that imparts stability not just in one thing, but to everything else. Stability of our lives as a believer of Christ. So, contrast naman doon, yung next na part, yung foolish men na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Pwede natin mahalin tulad itong nag-build na to na okay naman yung bahay niya. Okay? Maganda yung bahay, pagpasok mo, possible. Air condition agad yung sala, no? Well-furnished yung mga interiors. Or maaring yung bahay din na to, same-same din. Normal na bahay, or di naman talaga ganun kaganda. Pero yun, bahay siya. Pero kahit na, itong foolish man na to, it fell. Bumagsak because of the rain, floods, and winds that hits and beats against it. Anong dahilan? Kasi he heard Jesus. He heard Jesus. Narinig din niya si Jesus Christ. He heard the word of God. But he didn't pay attention to God's word, and he is not a doer. So kitang-kita natin yung distinction, no? Pinagkaiba ng dalawa. So, mga kapatid, we build our individual house, our lives. Hindi ba nakaka-amaze na, ito na lang sample sa church natin, hindi ba nakaka-amaze na pag pinag-uusapan natin, iba katangian natin, no? Pero pinagsasama tayo sa iisang katawan ni Kristo. Pinagsasama tayo sa loob ng simbahan. Pero question, yun ba talaga yung nakaka-amaze doon? Iba't iba silang katangian tapos nasa isa silang church. Sa church namin, merong doctor, merong engineer, merong mahilig sa basketball, merong mahilig mag-badminton. Yun ba talaga yung maganda tignan doon? Yun ba talaga yung nakaka-amaze doon? Ano yung maganda sa isang simbahan at sa bawat individual na miyembro ng church? What matters here is the foundation. Christ is our foundation. Christ is our rock. He is our solid foundation. Yung looks natin can be deceiving. Yung talents natin can be deceiving. Everything that we have sa outward appearance natin na nagagawa natin, everything, no? Can be deceiving. Pero yun nga, kahit ano pang itsura natin,
kahit na yung itsura natin or kahit ano pang circumstances na meron tayo, katangian or talent, kahit pa calling natin sa Panginoon na iba-iba, it is only through building on this sure foundation that our lives will have a sense of true stability both now and forever. So the stability that we need is for eternity. Si Kristo lang ang salita niya ang magdadala sa atin doon. Yung mga bahay na hinalimbawa dito ni Kristo, pumapatungkol to hindi sa sahod na meron ka, hindi sa kinakain mo, hindi sa itsura mo, kundi ito mga bahay pinatungkulan ni Kristo dito, pumapatungkol sa ating spiritual na buhay na kung saan na may pundasyon ng salita niya. At yung sako na dito, ito yung pumapatungkol sa divine judgment ng ating Diyos, saan maaring the worst, o hindi maaari, kundi the worst thing na mangyayari sa isang tao na kung saan hindi nananampalataya kay Kristo. Siyempre, at kung sino man yung nakatayo sa tamang pundasyon, sa pagsunod or doer ng salita ng Diyos, yun ang makakaligtas. Itong illustrations na to, same din nung mga illustration ni Jesus Christ sa there are wolves among the sheep. Ano pa? And tares among the wheat. Kitang-kita natin, no? Yung distinction. Merong distinction sa taong nasa Diyos at wala sa Diyos. Ganon din dito sa pagbibuild ng bahay. Kitang-kita natin yung distinction. Sobrang laki ng differences. Yung isa doer, yung isa hindi doer. Do mukhang parehas kasi parehas silang listener, pero makikita mo yung isa doer, hindi doer yung isa. At kitang-kita natin na yung isa tinayo sa bato at yung isa nagtayo sa buhangin. No? Wala naman talagang tao na matino yung pag-iisip na magtatayo ng bahay sa buhangin. Di ba? Payag ka ba? Yung bahay para sa pamilya mo itatayo sa buhangin? Walang pundasyon? Hindi, di ba? Pero ganito, in-explain ni Christ yung difference ng isang wise man and foolish man. Isang taong merong sure na pundasyon at isang tao na walang maayos o sira ang pundasyon. Kaya dapat maintindihan natin na yung mga verses na ito ay tumatawag sa atin sa pagsisisi at pagtalikod sa ating pagtitiwala sa sarili nating mga pagmamagaling or pagtitiwala natin sa possession na meron tayo. Diba? Na just by our mouth, ang pagsunod, true brother and sister in Christ, a true believer is a doer. Kaya mga kapatid, tayo po ay tunay, dapat na tunay na magtiwala sa grasya ng Diyos na nagliligtas in His merciful provision. Kaya ang prayer natin sa ating devotion ngayon, may the Lord make us wise builder for eternity. And this is our sure foundation. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umaga na to. Tunay na napakaganda ng salita mo, hindi po dahil sa mga taong tumatayo sa harap mo, kundi dahil sa harap ng pulpito, kundi po dahil ang salita mo ang aming buhay. Ang salita mo, Panginoon, ang aming tunay na pundasyon. Panginoon, turuan mo po ang bawat isa na talikuran ng aming mga sariling pagmamagaling. At Panginoon, ikaw po ang humubog sa amin, Panginoon, upang magpakumbaba sa harap mo at maranasan namin at matutunan namin pagiging isang wise builder na ang pundasyon ay ang salita mo. Panginoon, muli ikaw po ang aming itinataas sa umaga na ito. Maraming salamat sa salita mo. Gawin mo pong mabuting sisidlan ng aming puso ng salita mo at upang ito'y magbunga sa aming buhay. Maraming salamat po sa ilamong pong papuri. Sa pangalan.